Magandang umaga sa mga minamahal namin mag-aaral ng ikalimang baitang sa lungsod ng Kawayan. Nagagalak ako na makasama kayo sa ating pag-aaral. Ako ang inyong magiging gurong panghimpapawid sa Araling Panlipunan, Ma'am Teresa D. Aronce mula sa Kawayan North Central School. Bago tayo magsimula sa araw na ito, kumusta naman kayo mga bata sa magdamag ninyong pagtulog? Naging maayos ba ito? Kayo ba ay kumain na ng agahan at inihanda ang sarili para sa pag-aaral natin sa araw na ito? Mainam kung ganon. Mga bata, kayo ba ay nanonood ng balita sa TV o nakikinig sa radyo? Ano ang maidudulot ng panonood ng balita sa TV at pakikinig sa radyo? Sana palagiin ninyong manood ng balita sa TV o makinig sa radyo para malaman ninyo ang mga nangyayari sa ating bansa at maging sa buong daigdig. Maliwanag ba mga bata? Kaya mula mamayang gabi, manood o makinig na kayo ng balita. Asahan ko ba ito mga bata? Mga bata, bago tayo dadako sa ating bagong aralin, atin munang sagutin ang mga tanong na ito bilang ating balik-aral. Panuto, isulat ang T kung ang pahayag ay tama at M kung mali. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ulitin ko, isulat ang T kung ang pahayag ay tama at M kung mali. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ngayon, mag-umpisa na tayo. Una, ang Pilipinas ay isang bansa. Pangalawa, hindi malaya ang Pilipinas kaya hindi ito isang bansa. Pangatlo, ang Asia ang pinakamalaking kalupaan o lupalong sa buong daigdig. Pang-apat, tao, teritoryo at pamahalaan lamang ang kailangan para maging isang ganap na bansa. Ikalima, ang Pilipinas ay tinawag na perlas ng silanganan. Ngayon, alam kong nasagutan na ninyo ang mga katanungan kanina. Ngayon naman ay ating balikan at sabay-sabay natin itong sagutan. Una, ang Pilipinas ay isang bansa. T. Pangalawa, hindi malaya ang Pilipinas kaya hindi ito isang bansa. M. Pangatlo, ang Asia ang pinakamalaking kalupaan o lupalob sa buong daigdig. T. Ikaapat, tao, teritoryo at pamahalaan lamang ang kailangan para maging isang ganap na bansa. M. Panglima, ang Pilipinas ay tinawag na perlas ng silanganan. T. Mga bata, alam kong nasagutan ninyo ng maayos ang ating mga katanungan. Ngayon naman ay dadako tayo sa lokasyon ng Pilipinas. Mga bata, alam niyo ba ang lokasyon ng Pilipinas sa globo o sa mapa? Ito ang ating tatalakayin ngayong umaga. Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Kung ganon, kunin na ang inyong mga ballpen, kwaderno, module para maitala ang mahahalagang detalye na inyong mapapakinggan habang ako ay nagtatalakay sa ating aralin. Maliwanag ba mga bata? Ngayon ay mayroon akong bugtong. Ito ay hugis bilog na replika ng mundo kung saan matatagpuan ang mga bansa. Ano kaya ito? Tama! Mahusay! Ito nga ay isang globo. Ang globo ay ang modelo o representasyon ng daigdig. Gamit ito sa pag-aaral ng heograpiya, katulad din ito ng mapa. Kung mapapansin ninyo, napapalibutan o nababalot ang globo ng mga linya. Ang mga linyang ito ay mga imahinasyong buhit na inilalagay upang magamit sa pagtukoy ng iba't ibang bahagi ng daigdig. Ngayon, buksan ang inyong module sa ika-apat na pahina.
Inyong sagutin ang gawain A. Panuto. Gamit ang kompas at mapa sa ibaba, hanapin at bilugan ang isla at mga dagat o karagatang matatagpuan sa iba't ibang direksyon ng Pilipinas. Isulat kung saang direksyon mula sa Pilipinas ito matatagpuan. Ulitin ko, gamit ang kompas at mapa sa ibaba, hanapin at bilugan ang isla at mga dagat o karagatang matatagpuan sa iba't ibang direksyon ng Pilipinas. Isulat kung saang direksyon mula sa Pilipinas ito matatagpuan. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno. Handa na ba kayo? Tandaan, isulat kung saang direksyon mula sa Pilipinas matatagpuan ang mga sumusunod. Una, Dagat Pilipinas o Philippine Sea. Tama, Silangan. Pangalawa, Kipot ng Luzon o Luzon Strait. Magaling, ito ay nasa Hilaga. Pangatlo, Dagat Celebes o Celebes Sea. Tumpak, ito ay nasa Timog. Pang-apat, Dagat Timog China o South China Sea. Magaling, ito ay nasa Kanluran. Pang-lima, Molucas. Tama, ito ay nasa Timog. Nakuha niyo ba mga bata? Ngayon ay ating tatalakayin ang kaugnayan ng lokasyon sa paghubog ng ating kasaysayan. Makinig kayong mabuti mga bata para masagutan ninyo ang mga pagsasanay mamaya pagkatapos ng ating talakayan. Maliwanag ba mga bata? Ang Pilipinas ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Ito ay nasa pagitan ng mga latitude 4 degrees at 20 minutes at 21 degrees at 25 minutes sa Hilaga. At sa pagitan ng mga longitude na 116 degrees at 127 degrees sa Silangan. Dito mga bata ginagamit ang degree at minute na unit sa pagsukat ng longitude at latitude. Ang bawat degree ay mayroong 60 minutes. Naintindihan ba mga bata? Ipagpatuloy natin. Tinatawag itong archipelago dahil ito ay binubuo ng mga maliliit na pulo at napapalibutan ng tubig o karagatan. Ibig sabihin mga bata, ang Pilipinas kung titignan sa mapa o sa globo, ang ating bansa ay napapalibutan ng mga katubigan. Kaya tinatawag itong archipelago. Lahat ng mga kulay asul na nakapaliwag dito ay mga tubig. Makikita sa silangang bahagi ang Philippine Sea at karagatang Pasipiko. Dagat Celebes Sea sa Timog, Timog Dagat China o tinatawag din Kanlurang Dagat Pilipinas sa Kanluran at ang Basi Channel sa Kipot ng Luzon sa Hilaga. Tinatayang may mahigit sa 7,641 mga pulo ang Pilipinas at nahahati ito sa tatlong pangunahing mga pulo. Ito ay ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ibig sabihin mga bata, ang ating bansa ay tinatayang may 7,641 na mga pulo o isla at may tatlong pangunahing pulo. Ito ay ang Luzon, Visayas at Mindanao. Na kung saan, kung titignan sa mapa, ang Luzon ang pinakamalaking pulo at dito kabilang ang ating lugar. Napakahalaga ang lokasyon ng Pilipinas bilang isang bansa. Ang estratehikong lokasyon nito ay may malaking kinalaman sa paghubog ng kasaysayan. Malapit ang Pilipinas sa kalupaang Asya, kaya napadali ang migrasyon ng mga katutubong Negritos, Indones, at Malay, at iba pang pinaniniwalaang mga unang taong nanirahan sa bansa. Ibig sabihin nito mga bata,
ang ating bansa ay malapit sa kalupaang Asya. Kaya napadali ang pagdayo ng mga pinaniniwalaang mga unang taong nanirahan sa ating bansa, ang mga Negritos, Indones at Malay. Ang lokasyon ng Pilipinas ay naging bentahe sa mabilis na pagmulat ng kalakalan sa mga kalapit bansa nito, gaya ng China, India, Japan at Arabia. Ang Pilipinas ay naging sentro ng pamamahagi ng iba't ibang produkto mula sa Timog Silangang Asya. Dahil daanan ito ng mga sasakyang pandagat buhat sa maraming panig ng mundo. Bunga nito, umunlad din ang ekonomiya ng bansa pati na rin ang kultura nito. Mga bata, sinasabing ang lokasyon ng ating bansa ay nakatulong sa mabilis na pag-unlad. Dahil nakipagkalakalan tayo sa mga kalapit bansa tulad ng China, India, Japan at Arabia. Dumayo sila dito sa ating bansa mga anak para makipagkalakalan. Kaya may mga produkto na galing sa mga bansang ito ang nakarating sa atin na ginamit ng ating mga ninuno at maging sa kasalukuyan. Malapit ang Pilipinas sa islang tinawag na Spice Islands o Molucas na hinahanap ng mga Europeo para kumuha ng mga rekado o pampalasa. Ito ay nagbigay daan sa pagdating ng mga Espanyol sa bansa. Hinanap noon ni Ferdinand Magellan ang Spice Islands o Molucas para maghanap ng mga pagkaing pampalasa. Dahil malapit tayo dito, sila ay napagpad sa ating bansa. Dito na nagsimula ang pagsakop ng mga Espanyol sa ating bansa, na kung saan nagbago ang ating kultura, lalo-lalo na ang paniniwala ng mga Pilipino. Mula sa paniniwalang pagano, ay ipinakilala nila ang Kristyanismo, partikular ang paniniwalang Katoliko. Kaya karamihan sa atin ngayon, mga bata, ay Roman Catholic. Sa 333 taong pananatili ng mga Espanyol sa ating bansa, nabago ng tuluyan ang ating kultura na hanggang ngayon ay bahagi na ng ating kasaysayan. Hindi lang Espanya ang nakinabang sa magandang lokasyon ng ating bansa. Maging ang bansang Amerika ay may malaki ring ambag sa pagkubog ng ating kasaysayan dahil sa ating lokasyon sa mapa. Sinakop tayo ng mga Amerikano at nagtayo sila ng mga pangkaligtasang base militar laban sa pagsalakay ng mga bansa sa silangan. Ginamit ng mga Amerikano ang mga base militar bilang arsenal o imbakan ng mga kagamitang pandigma at dito rin ay nagsanay sila. Mga bata, nung sinakop tayo ng mga Amerikano, sila ay nagtayo ng base militar sa ating bansa sa Clarkefield, Pampanga. Dito rin sila nag-imbak ng mga kagamitang pandigma at nagsanay sila rito. Ang Pilipinas ay naging tagabustos o supplier ng mga hilaw na materyal ng bansang Amerika, kapalit ang proteksyon o pagiging aliado natin sa kanila. Kaya lahat ng mga hilaw na materyal na kailangan ng mga Amerikano ay galing sa ating bansa. Naging malaki ang impluwensya ng lokasyon ng Pilipinas noong panahon ng mga Habones. Dahil sa estratehikong lugar ng Pilipinas, ay sinakop din nila tayo para mapadali ang kanilang pagtatag ng imperyo sa buong Asia o saan mang bahagi ng daigdig. Ibig sabihin mga bata, dahil sa estratehikong lokasyon ng ating bansa, nasakop tayo ng mga Habones. Naging bahagi din sila ng ating kasaysayan. Karamihan sa ating mga lolo at lola ay naranasan na ang panahon ng mga Hapones noong sinakop nila tayo. Ang estratehikong lokasyon ng Pilipinas ay naging batayan para maging sentro ng komunikasyon at transportasyon at mga gawaing pangkabuhayan ang Pilipinas. May mga barko at eroplano ang
ang tumigil mula sa Pilipinas bago magpatuloy sa paglalakbay sa iba't ibang bansa sa Asia maging sa Australia. Sa aspektong kultural ay sinasabing ang Pilipinas ay sentro ng pinaghalong kultura ng mga bansang kanluran at silangan. Nakasalamuha ng ating mga ninuno ang iba't ibang bansa sa Asia at ibang mga kontinente dala ang mayamang kaugalian, industriya, edukasyon at iba pa. Malaki ang papel na ginampanan ng lokasyon ng Pilipinas sa paghubog ng ating kasaysayan at ang patuloy na pag-usbong ng lahing Pilipino. Naintindihan niyo ba mga bata ang ating aralin? Ngayon, magkakaroon tayo ng pagsasanay. Buksan ang inyong module sa pahina 8 at sagutin ang isinasaad dito. Isulat sa kwaderno ang sagot. Atin nang sagutin ang mga tinutukoy ng bawat bilang. Narito ang mga pagpipilian para sa inyong kasagutan. Hapones, Malulukas, Amerika, Estratehiko, Archipelago, at Kristyanismo. Handa na ba kayo mga bata? Una, anyong lupa na binubuo ng mga malalaki at maliliit na pulo at napapalibutan ng tubig? Ulitin ko, anyong lupa na binubuo ng mga malalaki at maliliit na pulo at napapalibutan ng tubig? Pangalawa, ang islang hinahanap ng mga Europyo na naging daan sa pagkakatuklas sa ating bansa. Ulitin ko, ang islang hinahanap ng mga Europyo na naging daan sa pagkatuklas sa ating bansa. Pangatlo, tawag sa magandang lokasyon ng Pilipinas kaya naging tagpuan ito ng kulturang kanluranin at silangan. Ulitin ko, tawag sa magandang lokasyon ng Pilipinas kaya naging tagpuan ito ng kulturang kanluranin at silangan. Ikaapat, ang relihiyong pamana ng mga Espanyol sa paghubog ng ating kasaysayan. Ulitin ko, ang relihiyong pamana ng mga Espanyol sa paghubog ng ating kasaysayan. Ikalima, bansang nagtatag ng mga base militar sa Pilipinas. Bansang nagtatag ng mga base militar sa Pilipinas. At ang panghuli, anong bansa ang nagbalak magtayo ng imperyo sa Asia kaya sinakop nito ang Pilipinas? Ulitin ko, anong bansa ang nagbalak magtayo ng imperyo sa Asia kaya sinakop nito ang Pilipinas? Asahan kong nasagutan ninyo ng mahusay ang mga tinutukoy sa bawat bilang. Para sa iba pang pagsasanay, buksan ang inyong module sa pahina 8 hanggang 13 para sa isaisip, isagawa, tayain at karagdagang gawain. Inaasam kong matatapos nyo ang mga gawain na banggit sa araw ng pagpasa ninyo ng inyong module sa mga nakalaang Dropbox site. Mga bata, dito nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Sana ay natuto kayo at laging tatandaan na dapat nating ipagmalaki ang ating bansa. Dahil dito tayo isinilang at tayo ay isang Pilipino. Maraming salamat sa panunood at pakikinig mga bata. Muli, ito si Ma'am Teresa na nagsasabing, paalam! Hanggang sa muli mga bata!